Kinasuhan ulit ng DOJ o ng Department of Justice ng reckless imprudence resulting in homicide si dating Health Secretary Janette Garin at iba pang idinadawit kaugnay sa kontrobersyal na bakuna kontra dengue na Dengvaxia. Dahil yan sa panibagong reklamong inihain ng 8 magulang na namatayan ng mga anak matapos di manong maturukan ng Dengvaxia. Nakakita rin daw ng sapat na ebidensya ang prosecution para panagutin ang ilang opisyal ng Sanofi Pasteur Incorporated sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Nakasaad sa resolusyon ng DOJ na nagpabaya ang mga respondent nung i-procure nilang bakuna nang walang sapat na impormasyon sa posibleng epekto nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Garin na wala pa siyang natatanggap na kopya ng resolusyon ng DOJ. Haharapin niya raw ito ng buong tapang at walang takot dahil alam niya ang katotohanan. Ang Sanofi Pasteur, inalmahan naman ang desisyon ng DOJ. Pero pagkakataon na raw nila ito para mapatunayang ligtas at epektibo ang Dengvaxia. Dagdag pa ng Sanofi Pasteur, kasama ang bakuna sa listahan ng World Health Organization ng Essential Medicines. Lisensyado rin daw ito sa 20 mga bansa, kabilang ang Amerika at ilang bansa sa European Union.